again dahil di Mercado. So alam na nga mga kaming bigawaw. Alam niyo ba kung nasan ako ngayon? Nandito ako sa isa sa pinakasikat na ukay-ukay dito sa Antipolo. So samahan niyo ako mga kaming bigawaw. Papasyal ko kayo para at least lalo na dun sa mga budget meal lang dyan. So dyan lang kayo. Iikot tayo. So ayan mga kaming mingkaawaw, makikita nyo po ba? Napakalaki. Actually, according po dun kay Manang, dun sa nakausap namin, dito daw po sa shop na to, ito yung kanilang sale area kasi naka-sale pala tong shop nila. Ngayon, tinanong niya kami kung saan daw po yung mga arrival. Sabi, nandun daw po sa kabila. So itong area na to mga kaming mingkaawaw, 180 pesos. Kung naghahanap kayo ng mga simplihan lang na pwedeng pang opisina, caring-carry na to. Kasi maganda siya oh. Ayan oh. Lalo na doon sa mga gusto pang magnegosyo, mag-start ng business, pwede kayong pumunta rito. Ganda rin. Ayan. 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 180 lang to. O diba, murang-mura. So doon sa mga nag-o-opisina na babalik na sa office, oh, meron din sila mga sapatos dito na ang range ay nasa 100 to 500 pesos. Kasi medyo busy si ate kaya hindi ko na kinukulit. Ayan, magaganda pa oh. Ito size 35 lang. Maganda pa siya, maayos oh. Ito naman yung mga pantalon nila oh. Pwede na yung mga pang opisina oh. Kung passionista kayo, pwede na yun. Maganda. O pag mahilig naman kayo sa jeans, ito naman, 180 pesos. O diba, magaganda pa oh. Anong brand nito? O made in Turkey. Ah, ito pala, H&M oh. Maganda siya oh. Actually, mga kaming mingkaawaw, magaganda yung kanilang mga pantalon dito. In fairness, hindi laspag at branded pa. Ito nga, Levi's, oh. Oh, diba? Ang ganda kaya, oh. Formado pa, oh. Levi's. Ito naman, Forever 21. Ang gaganda pa, oh. Mura-mura, 180 pesos lang. Ito naman yung kanilang mga rubber shoes dito. Nakita nyo naman mga kaming mingkaawaw.
Ang gaganda talaga ng mga rubber shoes nila, lalo na sa personal. Ayan o, tulad niya no. Bagong-bago pa yan. Tsaka ang maganda lang dyan, naka-sale talaga sila. Tulad nitong isa, New Balance din o. Karamihan talaga, mga branded. Kaya mura-mura. So sa rubber shoes naman nila, nag-range ng 300 to 1,000 pesos pataas. Pero hindi siya ganun kamahal. Ayan o, tulad nitong New Balance na to. Napakaganda kaya sa personal. Hindi siya laspag. Kita nyo naman mga kamingming kaaw-aw, bagong-bago pa talaga. Syempre, huwag na kayo maghahanap ng box. Okay nga eh. Pero, talaga ang gaganda pa sa personal, quality pa talaga sila. Ayan o, nakikita nyo po ba mga kamingming kaaw-aw? Pwedeng-pwede na yan pamasok pang araw-araw. Sino naman mag-aakala na galing sa UK itong mga paninda na to? Sa sobrang ganda nila. Basta mura lang po yung mga tinda nila dito. Kasi busy-busy si Manang eh. Siya po yung nagbibigay ng presyo. Ayan oh, ganda kaya oh. Oh, meron silang Toms oh. Nasa 500, nasa 200 to 500 pesos. Dami oh. Mamimili kayo na size. Pwede to pang araw-araw oh. Tsaka tingnan nyo, hindi pa marumi oh. Ang linis pa na ilalim oh. Ito oh, linis pa oh. Toms din oh. Oh, diba? Lakas makastar. Basta ang presyo nila nasa 200 to 700 pesos. Oh, diba? Saan ka pa? Branded. Hindi masyado luma. Maayos. Mamukha ilang araw lang, ilang beses lang ginamit. O tulad ng sinabi ko kanina, yung mga magbabalik sa opisina, ang gaganda o. Oh. Iba pa, 180 pesos lang. Pwede pa kayong tumawad kay Manang. Ayan o. Kaya lo, syempre kayo na maghahanap ng size nyo ha. Okay nga eh. Bahala na kayo maghanap ng size. So ayan na yung mga panlalaki natin. Sa halagang 380 pesos. O meron pa ng pangpasok sa opisina. Ayan. 380 pesos. O. Diba? Ayan. O. Mga panlalaki. Naghahanap ng pang opisina. Ha? Maganda o. Ayan oh, gaganda kaya. Actually, doon sa mga panlalaki, more on, mas malaki yung size na nandito. Pero magaganda naman siya. In fairness. Ayan oh, ang dami oh. Marami kayong pagpipilian dito. Ayan oh. Ayan oh, ganda oh. Kasi 260. Ang ganda kaya. Ayan o, ang gaganda ng mga slacks dito na panlalaki, lalo na yung mga nag-uopisina o. 380 pesos lang, meron ka ng pamasok sa opisina. Ayan, finally, natapos din si ate. Ayan, ate, taga saan po ba kayo? Oo, sa Baguio po. Ayan, diba, eto sila nag-handle dito na ukay-ukay o. O, diba? Kalain nyo yung Baguio dinala dito sa Antipolo. O, diba? Oy, ate, ano ulit ang pangalan mo? Jo po, Joanne. Ayan, Miss Joanne, taga saan po kayo yung napag-usapan natin kanina? Jo po, sa Baguio po, ma'am. Taga Sagada kayo, no? Yes po. Ayan, may kasamahan pala ako sa Sagada. Shout out kay Ate Bermi Tauli. Ayan. Okay, punta kayo ulit dito. Ayan, thank you. O, oh, diba, nakita nyo ba, pagod na si ate sa dami ng tao dito. Nakakatuwa, diba? Tsaka, very accommodating si ate kasi mura niya lang binibigay yung mga panandil nila dito. Basta siguraduhin nyo lang, marami kayong kukunin.
the next day. So yun nga mga kaming mingkaawaw, hindi ko na naipakita yung lugar kung saan mismo yung exact location na pinuntahan natin, ano. Kaya yun nga mga kaming mingkaawaw, kung kayo talaga yung tipo na hindi naman kayo masyadong mahihiyain at gusto nyo magsimula ng maliit na negosyo at maliit lang ang talaga ang puhunan nyo, pwedeng-pwede kayo magsimula doon kung talagang, alam nyo yun, wala kayong pakialam at mabilis naman kayo makipag-communicate sa mga tao kahit nasa online kayo at hindi nyo nakikita yung kausap nyo. Aba, pwedeng-pwede kayo doon mga kaming mingkaawaw. Kasi alam nyo, nung pumutok yung pandemic, aminin nating lahat na talagang nagsimula ang lahat sa online selling, di ba? Syempre, may mga taong nawala ng trabaho, may mga taong nagsakripisyo para sa pamilya nila. At talagang merong mga sitwasyon na kailangan mong i-let go kasi kailangan mong may unahin at may kailangan ka talaga i-priority lalo na sa panahon ng pandemic. Kaya mga kaming mingkaawaw, kung talagang gusto nyo magsimula, pwedeng-pwede talaga kayo doon. Kaya yung mga gusto po, lalo na yung mga taga Rizal at yung malapit sa Rizal, yung location po ng ukay-ukay natin ay nasa Antipolo lang mismo. Doon po siya malapit sa may Shopwise Antipolo. Basta pagdating nyo po na Antipolo, makikita nyo po yung Shopwise doon, baba lang kayo. Tapos, baybayin nyo lang po yung sa may likod na Shopwise. Dire-diretso makikita nyo po yung BDO Bank. Tapos, katabi na po yun ng BDO. Tapos, yung isa nilang ukayan ay nasa katapat lang halos ng BDO pero lalakad pa kayo ng konti. I assure you, sorry mga kaming nikaw, hindi ko kasi nakuha yung mismong address kasi ala nga din na dahil masyado na maraming tao at matraffic. Pero I assure you mga kaming mingkaaw na hindi po kayo mawawala pagdating nyo sa Antipolo. Kasi po, nag-iisa lang yung Shopwise doon. At pag nandun na po kayo sa mismong Shopwise, meron pong daan mismo. Daanan din siya ng mga sasakyan talaga na hindi kayo mawawala. Baybayin nyo lang yun. Mula dito, kung ito yung Shopwise, papunta lang kayo diretso, tapos makikita nyo yung BDO, yung isa po ay katabi ng BDO, tapos yung isa ay halos katapatan din ng BDO, pero lalakad pa kayo pa papasok. Tapos makikita nyo na, as in super mura at ang babait pa nila ate, talaga naman matatawa ka nila sa mga tawaran doon. Talaga napaka budget friendly nila at ang gaganda pa, halos mga branded din. Saka syempre kailangan marunong kayong kumilatis nung mga gusto nyong bilhin at yung mga gusto nyong ibenta. At the same time, syempre kailangan, di ba, marunong tayong makipag-usap sa tao para at least mabigyan tayo ng magandang discount. Okay mga kaming mingkaawaw, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking journey for today. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating business tip for today, ay nawa ay huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share ang aking video. At the same time, kung gusto nyo pong magkaroon ng interaction or kung may mga gusto kayong puntahan natin na para may matutunan tayo lalo na sa pagbibusiness, aba huwag kayong mahiya. Mag-comment lang kayo sa aking comment section at babasahin natin yan at kung pwede natin puntahan, bakit hindi. Maraming maraming salamat mga kaming mingkaawaw sa walang sawang pagsuporta niyo sa aking YouTube channel. Nawa ang lahat ay mag-iingat lalo na sa panahon ngayon. Although na back to normal na tayo, pero syempre ingat-ingat pa rin dahil mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Okay mga kaming mingkaawaw, kaya kung may mga tao tayo nasaktan at may mga tao nakapanakit sa atin, nawa ay magbigay tayo ng oras upang pagnilay-nilayan natin ito. At syempre, kapag napagnilay-nilay na natin ito ay siguro hindi naman kawalan sa ating pagkatao ang humingi ng patawad at magpatawad sa ating kapwa. Tandaan natin, maiksi lang ang buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mabubuhay. Kaya hanggat may pagkakataon pala binibigay sa atin si Lord, i-enjoy na natin ang buhay natin na mapayapa at yung hindi tayo nakakasagabal sa ibang tao. Okay, mag-iingat kayo mga kaming mingkaawaw. God bless! Bye!